Check sound. Praise the Lord. Praise God. Isa pong mapagpala ng gabi, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. And welcome to our Thursday Bible study. Praise God. Welcome po sa ating Bible study sa ating Facebook page. Amen. UPC Tinajeros Malabon, Upper Room Tabernacle. At magandang gabi sa mga kapatiran at sa lahat po ng maabot ng Bible study ito. Magandang gabi po. Amen sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makapag-share ng Word of God sa atin ngayong gabi. At nawa kayo po ay tayo po ipagpalain ng salita ng Diyos. Amen. Sa gabing ito. So, welcome po to our online Bible study. This is Pastor Paul Tolentino. Amen. At sa di pagtatagal, mga kapatid, magpasimula tayo sa ating Bible study sa gabing ito. Magandang gabi sa mga nariyan, mga kapatiran. Amen. Sa mga kapatiran ng UPC Malabon Tinajeros at may ilan din tayong mga kapatid from other churches na nakasubaybay. Amen. Brother Eric Mislan, amen. From Padova, Italy. Magandang gabi, Brother Eric. Amen. Sir Rosalie, Brother Sandy, Elisterio, Nanay Bien, Relucio, good evening po. Sister Justine, Desabilie, magandang gabi. Amen. So sa di pagtatagal, mga kapatid, ay magpasimula tayo sa ating Bible study sa pananalangin. Let us all pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po, God, sa iyong kabutihan, sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat po ng mga pagpapala at biyaya na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Buhay at kalakasan, Panginoon, sa provision, guidance, at maging Panginoon sa protection na palagi mong ipinagkakalob sa iyong mga anak. All spiritual blessings, O God, and provision ang gagaling sa iyong mapagpalang kamay. At maging sa pagkakataon ngayong gabi na kami makapag-aaral ng salita mo, Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Lord God, lumalapit kami sa iyo may pagpapakumbaba at may paghihingi ng tawad, pagpapalinis ng puso at isipan. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. We pray the sanctification of your blood be upon every one of us, maging sa iyong gagamitin, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw po ang aming inaasahan. We depend on you, O God. Kaya pangunahan mo po kami, kasihan, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Bigyan ng karunungan na makalangit, Panginoon, for without you, we can do nothing, God. This is our prayer, Lord, at sa iyo po lahat ng kapurihan. Gamitin mong Bible study ito para po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian. This is our prayer in Jesus' mighty name, in Jesus' name. Amen, amen. So praise the Lord, mga kapatid. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, ang ating topic ay The Glory of God. Naituro ko to nung Sunday Dance Church. Pero gusto ko pong pag-aralan natin, The Glory of God o ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Praise God. So, yan ang ating titingnan, tatalakayin sa gabing ito, kung paano ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, ay nagmamanifest at nananahan sa kalagitnaan ng kaniyang bayan, ng kanyang mga nilalang. Amen. The glory of God. Amen. So, ang ating pong titingnan na key verse ay nandito sa Exodus chapter 16 verse 7. Exodus chapter 16 verse 7. And in the morning, then ye shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmurings against the Lord. And what are we that ye murmur against us? So, nagsalita po dito ay si Moises at si Aaron in the time na ang Israel ay nasa wilderness.
At ang sabi dito ni Moises at ni Aaron, sa umaga makikita niyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil naririnig niya ang inyong pagbulong-bulungan laban sa Panginoon. Sino baga kami na kayo magbulong-bulungan laban sa amin? So merong murmuring, merong complaint ang mga Israelita. At ang sabi dito basically ni Moses ni Aaron, hindi kayo sa amin nagmo-murmur. You murmur against the Lord, not against us. Who are we? What are we? Sino ba kami? Di kami mga representative at kami ay lingkod lang ng Panginoon. You murmur against the Lord. Sabi ni Moses dito. Hindi kami. Sino ba kami? Ang inyong pagbubulong-bulungan, yung complaint, narinig yan ng Panginoon. Kaya in the morning, you shall see. Okay, take note. You shall see the glory of the Lord. And in next slide, in Exodus chapter 16, verse 10, and it came to pass, in a few verses after, it came to pass as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness. Aba, nagsasalita si Aaron sa kapisanan ng mga anak ni Israel, sila po'y tumingin sa dako ng ilang, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. The glory of the Lord appeared in the cloud. Lumitaw, nagpakita sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon. So sabi kanina, you shall see the glory of the Lord. And in verse 10, the glory of the Lord appeared in the cloud. So nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos. And in Exodus chapter 16, verse 18 to 20, ito nga po ang nangyari mga kapatid nung kinaumagahan. It came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount. So doon po sa bundok Sinai, kung saan sila nakapisan nung panahon na yan, ay nakakita sila in the morning ay nakita nila ang kidlat at may mga kulog at merong thick cloud, meron pong makapal na ulap sa bundok Sinai. And the voice of the trumpet exceeding loud. May naririnig silang malakas na tunog ng trumpeta o ng pakakak, so that all the people that was in the camp trembled. We can imagine, mga kapatid, ang isang kahindik-hindik na senaryo na nakita ng mga Israelita na ang bundok ay natakpan ng makapal na ulap at may mga kulog at kidlat at may mga malakas na tunog ng trumpeta, na anupat ang mga tao ay nanginig, nangatog sa takot, mga kapatid. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. At nilabas sila ni Moses sa kampamento upang makipagtagpo sa Diyos. And they stood at the nether part of the mount, na doon sila sa paanan ng bundok Sinai. At Mount Sinai was altogether on a smoke. Ang Mount Sinai, mga kapatid, nang bumaba, ang Diyos ay nabalot ng makapal na usok. Because the Lord descended upon it in fire. Ang Panginoon ay bumaba sa Mount Sinai na mayroong apoy. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace. At pumailang lang ang usok, mga kapatid, sa Mount Sinai kagaya ng usok na nanggagaling sa hurno. And the whole mount quaked greatly. Nayanig o nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng lindol na malakas, mga kapatid, sa buong bundok Sinai. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, mayroong tunog ng trumpeta silang narinig na palakas ng palakas ang tunog ng pakakak. Moses spake and God answered him by a voice. Nagsalita si Moises at ang Diyos ay sumagot kay Moises sa pamagitan ng isang tinig. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. So bumaba ang Panginoon sa Mount Sinai, mga kapatid, and we have here an artist's depiction, mga kapatid. So parang ganito nangyari, if we can imagine, ang Mount Sinai ay napuno ng usok. Merong apoy, merong makapal na ulap, merong usok kagaya ng hurno, merong kulog, merong kidlat, mga kapatid, at merong pagyanig, merong lindol, at merong malakas na tunog ng trumpeta na sila'y naririnig. At ang natural, mga kapatid, na reaction ng mga Israelita, sila po ay natakot. And who will not be trembling, mga kapatid? Who will not be afraid?
nakakahindik, mga kapatid, nakakakilabot. So nakita nila ng kanilang mga mata ang ganitong senaryo, mga kapatid, nang ang Diyos ay bumaba sa Mount Sinai upang sila'y katagpuin. At ang Panginoon ay tinawag si Moises na umakyat, mga kapatid, sa Mount Sinai. At yan na nga po yung alam natin na kung saan ang Panginoon ay binigay kay Moises ang Ten Commandments diyan po sa taas ng Mount Sinai. For 40 days and 40 nights, nandun po si Moses sa piling ng Panginoon kung saan ibinigay ang mga utos, ang kasulatan, mga kapatid, ang mga batas ng Panginoon binigay kay Moses sa Mount Sinai. So, our point tonight, mga kapatid, ay meron silang nakitang visible manifestation of the glory of God during this time. Nasaksihan nila, mga kapatid, ng mga Israelita ang kaluwalhatian ng Diyos na bumaba, mga kapatid, dito po sa Mount Sinai. So in the Old Testament, mga kapatid, the Lord showed His presence in some visible manifestation. So sa panahon ng lumang tipan, mga kapatid ko, ang Panginoon ay ipinakita, nagpakita ng manifestation ng kanyang kaluwalhatian. At ito ay tinatawag na glory of God o sa salita ng mga Hudyo ay El Hakavod. Many times we can read that in the Bible that the glory of God appeared upon the people. So ito po sa salita nila ay tinatawag na El Hakavod, the visible manifestation of the glory of God. So in the Old Testament, kagaya po nung nangyari doon sa Mount Sinai, sa ating pinakitang illustration kanina, ay nagpapakita po ang presensya ng Panginoon in a visible manifestation. Kagaya ng sinabi sa ating key verse, sabi po ni Moises at ni Aaron, "You shall see the glory of God," or the glory of the Lord. The glory of the Lord appeared in the wilderness. So nakita nila, mga kapatid, in a visible manifestation, the glory of God. O ito tinatawag na El Hakavod, mga kapatid. Because the word glory in the Hebrew, mga kapatid, is the word kabod. The word glory or kabod in Hebrew, it means properly weight, but only figurative in a good sense, splendor or copiousness, honor. Ito po ay according to Strong's dictionary. So, ang kabod or glory, ito po'y nangangahulugan na yung honor, yung splendor, yung karangalan, karilagan, mga kapatid, and weight, yung bigat, mga kapatid ko, ng presensya ng Panginoon. Meron pong kaakibat na significance at bigat, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon. At yung kaluwalhatian, yung karangalan, mga kapatid, splendor, mga kapatid, that you can feel in the presence of Almighty God, mga kapatid, there's a sense of awe, may sense, mga kapatid, ng pagkamangha, and that's what we call the glory of God or kabod, mga kapatid. So yung glory of God na ito in the Old Testament times ay meron pong visible manifestation at tinatawag nilang El Hakabod, the glory of God. Remember, mga kapatid, in the wilderness, habang ang mga Israelita ay naglalakbay in the wilderness, hinabol pa nga sila ng mga Egyptian nang sila'y lumabas sa Egypt, pero nandun po ang presensya ng Panginoon like a pillar, mga kapatid, of cloud in the evening, dahil sa wilderness pagka malamig ay sobrang lamig. At kapag pillar of fire in the evening and pillar of cloud in the day. So yung presensya ng Panginoon ay naging kagaya ng haliging apoy sa gabi upang sila ay hindi malamigan, at naging kagaya ng haliging ulap or pillar of cloud in the day para hindi po sila mainitan ng araw, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, ni hindi po naluma for 40 years, hindi naluma ang kanilang mga damit in the wilderness. Bakit? Nandun po yung presence of God na tumatabon sa kanila sa umaga, sa araw, para hindi mainitan, nandun ng pillar of cloud na sila po ay iniingatan sa init, pinoproteksyonan sa init.
At sa gabi naman, para hindi sila lalamigin sa wilderness, nandun ng pillar of fire, ang presence of God ay naging kagaya ng pillar of fire, mga kapatid, upang hindi sila malamigan. At habang hinahabol sila ng mga Egyptian, di ba mga kapatid, humarang ang pillar, mga kapatid, of fire para hindi sila abutan. At ito po ay nagdulot ng chaos, mga kapatid, sa mga Egyptian na humahabol. That's the presence of God, that's the glory of God in a visible manifestation or El Hakabod, mga kapatid, sa kanilang salita. So, yung presensya ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon ay nagkaroon ng visible manifestation sa kanilang kalagitnaan. El Hakabod, the glory of God. Amen. Kaya yung tinatawag nilang glory of God, merong visible manifestation. So, yan ang maalala natin dyan, mga kapatid. Then, we can also read in Numbers chapter 16, verse 42, ito po ang sabi ng Bible in Numbers 16 verse 42. And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation. Ito naman yung panahon na natayo na ang tabernacle. And behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. Yan naman yung glory of the Lord. Nagpakita ang glory of the Lord. The El Hakabod. Nag-appear. Ang Helka El Hakavod, the glory of the Lord, the glory of God, mga kapatid, ay nagpakita sa tabernakulo. So, in the wilderness, mga kapatid, in the tabernacle, ang presensya ng Panginoon, ang glory ng Panginoon ay bumababa po doon sa holy place, doon po sa tabernacle, in a form of cloud, mga kapatid. At nakikita yan ng buong kapisanan ng mga Israelita. Ang presensya ng Panginoon, ng glory of God, El Hakabod, ay nandoon po sa tabernacle. At kapag sila po ay kinakailangan ng umalis, ang presensya ng Panginoon, ang glory ng Panginoon, ang visible manifestation ng Panginoon, ng glory ng Panginoon ay umaalis at sila ay sinusundan nila, mga kapatid, yun ang kanilang guide in the wilderness. So nakikita nila ang glory of God, El Hakabod, na bumababa sa tabernacle. So, ganyan po ang panahon nila. So, yan ang parang ganyan ang itsura ng tabernacle. Tent lamang po yan, mga kapatid. Nandyan yung holy place, yung sanctuary and holy of holies, mga kapatid, nandoon sa loob na parte ng tabernacle, ng sanctuary, at nakapalibot ang mga tent ng mga Israelita. Mga kapatid, ganyan po ang itsura. At nakikita nila ang glory of God, mga kapatid, El Hakabod, bumababa diyan po sa tabernakulo. At nakikipag-usap, mga kapatid, mababasa natin diyan sa mga sumunod na verse sa Numbers, tinawag ng Panginoon pa sa sanctuary, mga kapatid, si Moises at si Aaron. Dahil mga priest lang pwedeng pumasok diyan. Ang mga ordinaryong Israelita, kundi sila Levite, hindi sila priest, hanggang diyan lang sila sa labas. So, pinapapasok ng Panginoon, mga kapatid, si Moises si Aaron sa may sanctuary at kinakausap ng Panginoon, mga kapatid, si Moises. So, mayroon pong visible manifestation, may El Hakabod, the glory of God appears in the tabernacle. Kaya nga, mababasa natin later on sa 1 Samuel chapter 4 verse 21, ang nangyari po dyan, di ba, nung panahon na to ni Eli, panahon ni Samuel, na nagkaroon na ng corruption, mga kapatid, in the priesthood, na itong si Eli ay kinukonsinti ang kanyang dalawang anak, yung Ark of the Covenant, mga kapatid, na simbolo ng presence and glory of God ay naagaw sa kanila ng mga Pilisteo. Malala nyo, meron silang giyera laban sa Philistines nung panahon na yan, at nung sila'y matatalo na, sabi ng mga Israelita, dali natin dito ang Ark of the Covenant para lumakas tayo. So, dinala na yung Ark of the Covenant sa kampamento. Nagsigawan sila, mga kapatid, sa amin ng mga Pilisteo. Bumaba yata ang Diyos nila sa kanilang pagitan. Kaya sila nagsigawan. Pero natalo pa rin sila, mga kapatid, dahil may kasalanan. Merong corruption sa among the priesthood ng panahon na yan. Kaya yung Ark of the Covenant ay inagaw ng mga Pilisteo. And yung Ark of the Covenant, yan po ang simbolo ng glory of God, mga kapatid, in the Old Testament, doon po sa tabernacle. Kaya nga, nung nanganak dyan, yung asawa ng anak ni Eli, ang sabi dyan sa 1 Samuel 4:21,
Ang pinangalan niya sa kanyang anak, she named the child Ichabod. Saying, ang ibig sabihin ng pangalang Ichabod, the glory is departed from Israel. So yung word na glory or kabod, nilagyan ng I sa unahan. Ibig sabihin, the glory is departed. Bakit? Naagaw, mga kapatid, ang Ark of the Covenant. Because the Ark of God was taken and because of her father-in-law and her husband. Dahil po sa corruption ni Eli at ng kanyang, actually hindi si Eli, yung kanyang mga anak, ang Ark of the Covenant, the glory was departed from Israel. So yung word na ikabod, from the word kabod, the glory, ay nawala sa Israel nung panahon na yan. So hindi lang po yan nagsilbing isang pangalan ng isang bata, kundi yan po naging kalagayan ng Israel by general nung panahon na yan. The glory was departed from Israel. Ikabod, yun ang ibig sabihin. So the glory was departed from Israel. Pero later on, ito ay nabalik, mga kapatid. At lalong-lalo na nung panahon ni King David, nabigyan ng pansin uli ang Ark of the Covenant. So yan ang nangyari sa 1 Samuel chapter 4, verse 21. And also, we can remember, mga kapatid, dito po sa panahon ni King Solomon, nang si Solomon ay kanya pong dinedicate ang templo dito sa 1 Kings chapter 8 verse 10, ganun din sa 2 Chronicles chapter 5 chapter 7, I mean, mababasa natin diyan. After i-dedicate ni Solomon ang templo, mga kapatid, at siya po ay nanalangin ng prayer of dedication for the para sa bagong tayong templo sa Jerusalem, ang sabi diyan, it came to pass when the priests were come out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord so that the priests could not stand to minister because of the cloud. Paglabas daw po ng mga saserdote doon sa sanktuaryo ay napuno ng ulap, napuno mga kapatid ng ulap ang house of the Lord, ang sanctuary, na anupat ang mga priest, ang mga saserdote, hindi sila makatayo dahil doon sa kapal ng ulap. Bakit? For the glory of the Lord had filled the house. So after i-dedicate ni Solomon ang templo, mga kapatid, ay napuno po ng usok ng ulap ang sanctuary, at sa sobrang kapal ng ulap ni hindi makatayo ang mga priests to minister because the glory of the Lord filled the sanctuary. So yun po yung glory, yung weight, mga kapatid. Glory or kabod means weight. The honor, the splendor, mga kapatid, napuno ang templo ng presensya ng Panginoon. The El Hakabod, the glory of God appeared, mga kapatid, and filled the temple. Nasa sobrang bigat, mga kapatid, ng presensya ng Panginoon ay hindi makatayo ang mga saserdote to minister. Napuno po yung sanctuary. So yung mga tao, nandyan lang sa court dahil lang pwede lang pumasok sa sanctuary, sa holy place, ay mga priest lamang po. Kahit si Solomon, wala siya sa loob ng sanctuary, nandun lang sila sa court. Doon lang sila dahil hindi naman sila priest. Pero nakita po ng mga tao nung panahon na yan that the glory of the Lord filled the temple. So in the Old Testament times, ay meron pong visible manifestation ang presence of God. El Hakabod. They call it El Hakabod, the glory of God, mga kapatid. Now, in between the Old and New Testament, ang mga Hebrew rabbis, ang mga tagapagturo, mga kapatid, ay gumamit sa kanilang mga sulat sa Targums ng term na tinatawag na Shekinah. So yung word na Shekinah, ito po ay Hebrew word that means the indwelling presence or glory of God. Okay, yung word na Shekinah glory. Ginagamit na natin yan sa ating panahon, no? Shekinah glory. Minsan binibigay pa yung pangalan. That's a good name. Ang ibig sabihin po ng Shekinah ay indwelling presence or indwelling glory of God. Amen. Ang ganda, no? Shekinah. Although the word Shekinah ay wala po in the Bible, the word per se, ito po ay ginamit lamang ng mga rabbi, but the description is in the Bible. The rabbis used this term to describe the Old Testament passages when the visible presence of God dwelt among His people. Kagaya po doon sa Mount Sinai, sa wilderness, sa may tabernacle, doon po sa templo ni Solomon, ang tawag doon ng mga rabbi ay Shekinah.
Yung po yung sabihin nun. Nung mga panahon na yon na ang presensya ng Panginoon ay nag-indwell sa kanyang bayan, when the rabbis, mga kapatid, described that, they used the word Shekinah, meaning the indwelling presence or glory of God. Amen. Hallelujah. Shekinah glory. Yung visible manifestation of the indwelling presence of or glory of God, mga kapatid. At napakasarap, mga kapatid, ano? Kapag ka ating nararanasan, nararamdaman ang presensya ng Panginoon sa ating mga panambahan. Mga kapatid, yan po ang pinakamahalagang bahagi ng ating panambahan, yung maramdaman ang presensya ng Panginoon, the presence or the glory of God. Amen. Hallelujah. Kaya yan po ang pinag-iba ng ating mga panambahan dahil may presensya ng Panginoon. May indwelling presence of God. Why? Sabi ng Bible, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos po ay nananahan sa pagpupuri ng kanyang bayan. Kaya nga sa ating mga panambahan, mayroong pagpupuri, mayroong pagsamba, mga kapatid, sa Panginoon. Mayroong palakpakan, mayroong sigawan, mayroong mga tugtugan, mga kapatid. At ang presensya ng Panginoon, nararamdaman natin, the glory of God, mga kapatid. Minsan, kahit hindi po matagal nang mananampalataya, kahit bago pa lamang sa gawain, o kaya bisita, sometimes we hear their testimony, mga kapatid, na nakakaramdam sila ng pangingilabot, mga kapatid, ano? Nakakaramdam sila ng kakaiba kapag ka nagpupuri, sumasamba tayo, o kaya yung iba napapadaan, mga kapatid, nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. That's the indwelling presence of God, the Shekinah, mga kapatid. Shekinah glory. At may mga manifestation, meron din tayong mga testimonies, mga kapatid, na may mga nakakakita ng usok from the church. Dito po sa Tondo, may mga ganyang testimony rin. May nakakita ng usok. And if you can remember, in Azusa Street, mga kapatid, 1901 o 1906, nung sa may Azusa Street, doon po sa may California, kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya at napuspos sila doon, yung Latter Day Outpouring, mga kapatid, doon sa grupo nila William Seymour, ang mga tao may nakitang usok doon sa Azusa Street, sa may building, mga kapatid, at tumawag ng bumbero. Pagdating ng bumbero doon, wala namang apoy. Ang mga tao malayo pa lamang, papunta pa lamang doon sa building sa Azusa Street, na pupuspos na nag-speak in tongues, mga kapatid. At minakita silang usok. May nakita silang apoy, mga kapatid, doon sa building, pero wala naman, mga kapatid. That's a Shekinah, the indwelling presence or glory of God, mga kapatid. So meron pong visible manifestation, El Hakabod, ang presensya, ang glory ng Panginoon, mga kapatid ko. Now, in the New Testament, so in the Old Testament, they call it the glory of God, El Hakabod. Now, in the New Testament, mga kapatid, in like manner, in metaphor or in parallel, mga kapatid, doon po sa nangyari sa Mount Sinai nang bumaba ang glory ng Panginoon, we can remember ganun din po nangyari in the day of Pentecost, Acts chapter 2 verse 1 to 4. Tayo tinatawag na Pentecostal. Why? We believe in the Pentecost experience na ito po ay nangyayari pa rin hanggang sa ating panahon. Ano ba nangyari nung day of Pentecost? Acts chapter 2 verse 1 to 4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Sila po ay nagtitipon sa upper room, doon po sa Jerusalem, 120 disciples, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Kagaya po doon sa panahon ng Mount Sinai, may narinig silang mga pakakak, may narinig silang malalakas na tinig, malakas na tunog ng trompeta, may narinig silang mga kulog at kidlat, mga kapatid. Ganun din sa Pentecost, sa day of Pentecost, may narinig sila. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Isang tunog na kagaya ng humahagibis na hanging malakas. And it filled all the house where they were sitting. At pinuno, mga kapatid, ang buong lugar na kanilang kinaupuan. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Kagaya po sa Mount Sinai, nang bumaba ang glory of God, minakita silang apoy, mga kapatid ko, doon sa glory of God. Ganun din ang mga disciple in the day of Pentecost ay nakakita po ng apoy
at ito po'y nabahabahagi at yung dilang apoy ay dumapo sa bawat isa sa kanila. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So kagaya po mga kapatid, in the Old Testament, when the glory of God, mga kapatid, fell down in Mount Sinai, ganun din in the day of Pentecost, when the glory, the Holy Spirit, mga kapatid, the presence of God, mga kapatid, fell down among the disciples. Meron silang nakita, meron silang narinig, meron silang nakita ang kagaya ng dila ng apoy at nabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At sila pong lahat ay napuspos ng glory of God. Sila pong lahat ay napuspos ng presensya ng Panginoon, ng Spirito ng Panginoon. At ano po ang naging evidence, ano po ang naging manifestation nito sa kanila? They spake with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen. Hallelujah. So yan po ang parallel in the New Testament. Bumaba ang Diyos, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos in Mount Sinai to give them the law. Ibigay kay Moises ang batas. Pero in the New Testament, mga kapatid, bumaba ang presensya, ang glory of God to baptize people, to baptize, mga kapatid, the believers, the disciples, of the Holy Spirit. Ito yung sinabi mga kapatid ni John sa John chapter 1 that the law was given through Moses but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Pumarito mga kapatid ang batas sa pamagitan ni Moises. Bumaba ang kaliwalhatian ng Diyos to give the law through Moses but through the Holy Spirit, mga kapatid, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, bumaba ay grasya at katotohan. Ito sabi mga kapatid ni John the Baptist, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that is coming after me, he will baptize you with spirit and of fire, mga kapatid. Siya po ang Holy Ghost baptizer. At kagaya po mga kapatid, ng pagbaba ng presensya ng Panginoon in the Old Testament times sa templo at sa tabernakulo ni Moises, at gayon din po sa templong pinagawa ni Solomon, in the New Testament, the glory of God, the presence of God ay bumaba po, hindi na po sa mga structure na ito. Dahil yun pong mga structure in the Old Testament ay mga types lamang, mga analogy lamang, mga shadow lamang mga kapatid. Because in the New Testament, ang binabaan na ng glory ng Diyos, ng presensya ng Panginoon ay ang mga mananampalataya. 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Hindi yung bagay nalalaman, mananampalataya, na ang iyong katawan ay templo na ng banal na spirito na nananahan sa iyo. At dahil diyan, hindi ka na sa iyong sarili. Pagmamay-ari na tayo ng Diyos dahil naging templo na tayo ng banal na spirito. Tayo na ngayon ang pinanahanan ng glory of God, mga kabadid, ng El Hakabod, the presence of God, mga kapatid. In the Old Testament, God was among them, mga kapatid ko, in the midst of them, in the tabernacle. But in the New Testament, mga kapatid, God, the presence of God, ay hindi lang po in our midst, but within us. Pumasok na sa atin, mga kapatid, nang tayo po ay nabaptize, napuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang sabi dito ni Pablo sa Colossians 1 verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Amen. Christ in you, the hope of glory. The glory of God, mga kapatid, is residing, mga kapatid ko, within us, within mga kapatid na mga mananampalataya. Christ is in you, the hope of glory. Nandiyan po ang pag-asa ng kaluwalhatian dahil ang mundo, ang ating katawan, lahat sa bagay sa mundong ito ay papunta po sa kabulukan. Wala pong hope of glory in this world. Ito po ay lahat papunta sa perdition. Ito po ay papunta lahat, mga kapatid, sa corruption. But there is hope of glory, mga kapatid, Christ in you. That one day, ang mga mananampalataya, mga kapatid, we shall be glorified with Him together. Sabi ng Romans chapter 8. So that we suffer with Him now, so that we may be also glorified with Him together. Makipagtiis tayo ngayong kasama niya upang kasama niya tayong maluwalhati. One day, mga kapatid, there will be glorification. Ang sabi dun sa Romans 8,
naghihintay maging ang mga nilalang. The earnest expectation of the creation, of the creature, is waiting for the manifestation of the glory of God among the sons of God. The manifestation of the sons of God, the children of God. The glorification, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So that is the glory of God, mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan natin, naalala niyo, mga kapatid, si Esteban, sabi nung Acts chapter 7, nung si Esteban ay binato, dahil nangaral siya in the midst of the Sanhedrin, mga kapatid. Nangaral po si Esteban sa gitna ng mga tao, ng mga pariseyo, na humuli sa kanya dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At nagalit sila kay Esteban. Dapat ano sabi ni Esteban? Kayong mga nagpapatay, ang mga magulang niyo nagpapatay sa mga propeta. Ganon din ang ginawa niyo ngayon. Talaga pinatunayan niyo na kayo'y mga anak ng inyong mga magulang na mga matitigas ang ulo. At binaybay ni Esteban, mga kapatid, ang history ng Israel sa wilderness. The glory of God appeared to them. El Hakabod, mga kapatid, nagpakita sa kanila, pero naging matigas ang kanilang mga puso. Dahil diyan, nagalit ang mga tao kay Esteban at siya kinaladkad sa labas at binato, mga kapatid. Pero sabi na Acts, nalala niyo sabi sa Acts 7 verse 55, but he being full of the Holy Ghost, look up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Ang tanong, mga kapatid, ng marami, ilan ang nakita ni Esteban? Dalawa ba? Tatlo ba? Ano nakita ni Esteban dyan? Sabi dyan, he saw the glory of God. He saw the El Hakabod. Yung presensya ng Panginoon, yung majesty, yung splendor ng honor, the weight of the presence of God, yun ang nakita ni Esteban at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Now, we know, mga kapatid, that the right hand of God, it means the position of power and authority, mga kapatid. So, ilan ang nakita ni Esteban dito? Isa lang. Ang nakita niya si Jesus at ang kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God, El Hakabod. Kung paano in the Old Testament nakita ng mga Israelita ang presensya ng Panginoon, manifestation, kagaya ng uso, kagaya ng makapal na ulap, mga kapatid, kagaya ng pillar of fire, kagaya ng pillar of cloud, ganun po nakita ni Esteban, the glory of God, mga kapatid, El Hakabod, and Jesus standing on the right hand of God. Jesus on the power of position and authority. At siya po ay nababalot ng El Hakabod ng glory, mga kapatid ko. So what Stephen saw, mga kapatid, is Jesus in His glory. Because the Bible says, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will not share my glory unto another. Hindi niya ibahagi, hindi niya isishare ang kanyang kaluwalhatian sa iba. So if you see Jesus in the glory of God, mga kapatid, you see God Himself because He will not share His glory to another. Kaya nga nang si Esteban mamamatay, sabi niya, Lord Jesus, unto You I commit my spirit. Dahil ang nakita niya, isa lang. Ang Panginoong Jesucristo. At nakita niya ang El Hakabod, the glory of God. Kagaya ng makapal siguro na usok, mga kapatid. Kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, na bumabalot sa Panginoong Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian. And lastly, mga kapatid, naalala nyo si Moses? Sabi ni Moses, mga kapatid, sa Exodus chapter 33, Lord, if Your presence will not go with us, we will not leave this place. Kasi sabi ng Panginoon dyan, my angel will go with you. An angel will go before you. Sabi ni Moses, Lord, ano ba ang naging dahilan ba't kami naging special people, naging special nation kami among all the nations? Why have we become a people that have found grace in Your sight? Is it not that in that Thou goest with us? So shall we be separated, I and Thy people? Lord, ba't ba kami naging bukod? Ba't ba kami naging special? Ba't ba kami kinatakutan ng mga bansa? Di ba dahil kasama ka namin? Di ba dahil ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan? Kaya ang mga tao natatakot hindi naman dahil sa kanilang army, hindi naman, mga kapatid, dahil sa kanilang malalakas na mga kalalakihan. No, mga kapatid, batang bansa ang Israel lumabas sa Egypt, mga kapatid, pero kinatakutan sila ng mga bansa sa paligid. Why?
Not because of their military power, mga kapatid, but because of the presence of God. Kaya sabi ni Moises, Lord, if your presence will not go with us, carry up not hence. Hindi na kami alis dito, Lord. Yes, may promised land, pero hindi, ayaw na yung pumunta doon without your presence. Kaya sabi ng Lord, sige, sasamahan ko kayo ng aking presensya. Mga kapatid, huwag nating hayaang mawala ang presensya ng Diyos sa ating buhay. It doesn't matter if you become successful. It doesn't matter, mga kapatid, if we become rich, famous, successful. Let me tell you, if the presence of God ay wala po sa ating buhay. Yes, although sabi ng Bible, the Lord will always be with us and the presence of God is in our, nasa ating puso. Pero pag tayo po ay lumayo, mga kapatid, sa Panginoon, at tayo po ay gumawa, mga kapatid, ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, wala na sa atin. Mawala sa atin, mga kapatid, yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Hindi mo na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa iyong panalangin. Hindi mo na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa iyong pagsamba. Let me tell you, mga kapatid, doesn't matter if you are successful, if you are rich, if you are famous, without the presence of God, mga kapatid, it's not worth it. Napakainam pa din na every time we pray, every time we worship, every time, mga kapatid, we praise the Lord, we can feel His presence. Kaya sabi ni Moses, Lord, we will not leave this place if your presence will not go with us. Kaya mga kapatid, lagi nating sama presensya ng Panginoon. Lagi nating maramdaman ang presensya ng Panginoon. Kaya nasabi ng isang lumang awit, in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, broken hearts are mended in the presence of the King. In His presence, in His holy presence, the weary finds His perfect rest. Mga kapatid, ang totoong kapahingahan, kapayapaan ay wala po sa isang napakagandang 5-star hotel room at malambot na kama. Ang totoong pong kapayapaan, kapahingahan, mga kapatid, can only be found in the presence of God, sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi ng Psalms chapter 16, di ba? In His presence, there is fullness of joy. And in His right hand, there are pleasures forevermore. Kaya manatili tayo sa presensya ng Panginoon. And lastly, naalala niyo sabi ni Moises, Exodus 33 verse 18. And he said, di tayo magtapos mga kapatid. I wonder, nung nabasa ko ito nakaraan, sabi ni Moises, and he said, I beseech thee, show me thy glory. Well, we can remember na ang glory ng Panginoon nagpakita sa buong Israel. Nakita ni Moises ang glory of God, El Hakabod. Nakita ng buong mga Israelita ang presensya ng Panginoon sa Mount Sinai. Ang presensya ng Panginoon, ang glory of God, mga kapatid, ay nagpakita kay Moises. At nakasama ni Moises, mga kapatid, 40 days and 40 nights in the wilderness in Mount Sinai, na ano pat pagbaba niya, lumiliwanag ang kanyang mukha, hindi siya matitigan ng mga tao. Pero yet, ang sabi ni Moises, show me thy glory. Meron ng El Hakabod, may presence, may glory of God na nagmanifest, mga kapatid, in Mount Sinai. And yet, sabi ni Moises, show me thy glory. And later on, mga kapatid, as we can read in the next verses, kung anong tinutukoy ni Moises na show me thy glory. Ibig sabihin, bukod doon sa malayong visible manifestation na ulap, mga kapatid, at apoy, the El Hakabod, the glory of God, visible manifestation. Ibig sabihin, bukod doon, meron pang mas malalim, meron pang mas intimate glory of God na gustong maranasan si Moises. Dahil despite nakita niya na ito lahat, ang sabi niya pa rin, show me thy glory. And if we can read the next verse, ang kinutukoy ni Moises, gusto niya makita ang mukha ng Diyos. Pero sabi ng Diyos kay Moises, Moises, you cannot see my face. Hindi mo makita ang aking mukha dahil walang makakita sa akin na tao na mabubuhay. Sa kanyang buong kalawalatian, sa kanyang mukha, mga kapatid, walang tao makakita na mabubuhay, sabi ng Panginoon. Pero Moises, dadaan ako. At pagdaan ko, I will put you at the cleft of the rock. At sa aking pagdaraan, tatakpan kita ng aking kamay upang hindi mo makita ang aking mukha. But you will see my back parts.
Sa madaling sabi, mga kapatid, nung kinabukasan ng dumaan ng Panginoon, tinakpan ng Panginoon si Moises sa isang pagitan ng bato at hindi nakita ni Moises ang muka ng Diyos. Dahil hindi po pwede. Nakita niya lang ang likuran ng Diyos. But, mga kapatid, we remember in Matthew chapter 17 nang ang Panginoon ay kasama, ang Panginoong Yesus kasama si James, si Peter at si John sa Mount, sa isang bundok na tinatawag na nating Mount of Transfiguration. Sabi dyan sa chapter 17 verse 1, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart. Kasama niya ang kanyang tatlong inner circle. At ang Panginoon ay umakyat sa bundok, ang sabi ng verse 2, and was transfigured before them. Ang Panginoon ay nagbagong anyo. Ang Panginoon ay pinakita ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang divinity, mga kapatid, doon sa Mount of Transfiguration. And guess what? Sino kasama ng Panginoon doon? And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag kagaya ng araw. Ang kanyang damit ay puti kagaya ng liwanag. Nanupat napatirapa ang tatlong disciple. At sino kasama ng Panginoon doon? And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Yung request ni Moses na, Lord, show me thy glory. After probably 4,000 years, mga kapatid, or 2,000 years after, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, nakausap ni Moises, nakita ng tatlo na ang Panginoon kausap si Moises ng mukhaan. Show me thy glory. Natupad yung hiling ni Moises, pero after na niyang mamatay. Pero nung sa Exodus, hindi pa binigay ng Panginoon. Pero later on, kinupad ng Panginoon, nakipag-usap ang Panginoon sa kanya ng mukhaan doon sa Mount Transfiguration. Kaya mga kapatid, there's glory of God that is yet to be revealed. Ano mang level ng paglilingkod tayo sa Panginoon ngayon, ano mang intimacy meron ka sa Diyos ngayon, there's yet deeper level to that. Maging kagaya tayo ni Moises. Siya na nakakausap ang Diyos ng mukhaan, and yet, ang sabi niya, Lord, show me thy glory. Meron pa rin siyang hunger. Meron pa rin siyang thirst, mga kapatid, in a deeper relationship with God. Kaya huwag po tayong makontento sa ating kasalukuyang relasyon sa Diyos. Magkaroon tayo ng desire. Lord, show me your glory. Show me your glory in our church, in our ministry. Show me your glory, Lord, in my relationship with you, in my experience with you, your presence, O God. Maranasan ko sa aking buhay. Kung matagal ka nang hindi napupuspos ng banal na Espiritu, kapatid, huwag tayo makontento that we are napuspos tayo 10 years ago. 5 years ago, 1 year ago, 1 month ago, mga kapatid, magkaroon tayo ng ganitong desire of the glory of God in our midst. So yan po mga kapatid ang ating Bible study ngayong gabi, nawa meron po tayong natutunan. The glory of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, salamat po sa inyong pakikinig. Amen. At magtapos tayo sa pananalangin, nawa meron tayong nakuha na pulot sa salita ng Diyos ngayong gabi. Let's pray as we end. Lord Jesus, we thank you for your words. Salamat po sa aming Bible study ngayong gabi. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. And Lord, we desire your presence. We desire your glory to fall, Panginoon, in our midst, in our prayer, Panginoon, in our devotion, in our praise and worship, in our services. Lord, let your glory fall. Let your presence be upon us, O God. Maramdaman namin ang iyong presence. Mag-refresh ng aming mga kaluluwa. Magpanauli ng aming lakas, Panginoon. Magpanauli ng aming sigla, ng aming init sa paglilingkod sa iyo. Magpanauli, Panginoon, ng aming desire, O God, na lalo ka pang makilala sa aming buhay. O Lord God, hallelujah, in the name of Jesus. Let your glory fall in our prayers. Let your glory fall in our services. Let your glory fall in our lives, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa salita mo, sa kaluwalhatian mo, sa iyong presensya na amin pong nararanasan, Panginoon. O Lord God,
We don't want, Panginoon, to live our lives without your presence. Ayaw po naming mawala ang presensya mo na mararamdaman namin sa aming mga prayer, sa aming mga pagpupuri, pagsamba. That's why, Lord, we pray, dalawin mo kami palagi ng iyong presensya upang ang mga sugatang puso ay mahilom, ang mga nanghihina ay lalakas, ang mga may sakit ay gagaling, Panginoon, ang mga nanglulupaypay, Panginoon, ay palalakasin sa iyong presensya. Dahil ang presensya mo, Panginoon, ay may dalang kalakasan, kagalakan, Panginoon, apoy, Panginoon, sa aming spirito. Maraming salamat. Pagpalain mo po, mga kapatiran. Pagpalain mo po ang bawat isang nakinig ng Bible study ngayong gabi. Sino mang maabot ng Bible study nito, I pray na i-bless mo kami, Panginoon, at dalawin mo kami palagi ng iyong banal na spirito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba at kaluwalhatian. This is our prayer as we end. In Jesus' mighty name we pray, in Jesus' name. Amen and amen. So praise the Lord, mga kapatid. Praise God. Salamat po sa inyong pakikinig. At tapos na po ang ating Bible study hanggang sa susunod na Webes, mga kapatid. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nariyan nakikinig. Ka-join natin na yan, Nanay Bien, Sister Herlene Lopez, Brother Miko Miranda, Brother Alex Abulencia, Amen, Brother Eric, Brother Sister Nancy, Amen. Good evening po sa inyong lahat. Amen. Sino pa ba na riyan? Sister Baby, Amen. Sister Rosalie, Brother Sandy, Amen. Si Brother Jesse Manlangit, Amen. Brother Alex, alright, magandang gabi po. Okay. Brother Herlene Lopez, praise God. So, salamat po. At sa iba, hindi ko man mabasa ang inyong pangalan. Salamat po sa inyong pagkikinig ng Bible study. So, God bless everyone. Ang pagpapala, ang pag-iingat, gabay ng Panginoon ay sumating lahat. The Lord bless you. Magandang gabi po. Thank you for listening. God bless everyone in Jesus' name.